Ngayon, hindi na uso yung paramihan ng pera, hindi na uso yung paramihan ng gamit o ari-arian. Ang uso ngayon, pasayahan ng buhay, pasayahan ng pamilya. Kasi hindi mo alam, baka bukas, wala ka na. Hindi mo alam kung bukas, buhay ka pa. Oo nga naman po, aanuhin mo ang maraming pera, ari-arihan. Walang kasiguraduhan ang buhay natin ngayon. Hindi po natin alam kung sino magsusurvive sa atin, kung sino ang mabubuhay, kung sino ang mamamatay. Tama nga naman, imbis na mag-ipon ka, bakit hindi ka magsumikap na maging masaya? To be happy every moment, every minute, every second, every day. Make every day count. What is a happy life? A happy life is a life centered in the Word of God. A happy life is a life freed from evil spirits, freed from sin. A happy life is a life freed from sickness and disease. Hindi po natin maiiwasan sa panahon na ngayon. Marami sa atin ang nangangailangan. Marami po ang nagkakautang-utang, nababaon sa utang. Pero meron pang mas nakakalungkot kesa sa kahirapan o pagkawala ng pera. Ano po yun? Ay yung wala ka na ngang pera, magulo pa sa pamilya niyo. Yung wala ka na ngang pera, hindi pa kayo magkasundo ng asawa. Yung wala na nga kayong pera, may sakit pa sa pamilya. Okay lang yung walang pera. Okay lang yung walang ari-arian. Basta't nagmamahalan lang kayo, hindi po ba? Basta't walang away. Basta't wala lang nagkakasakit, hindi po ba kayamanan ang mga yan? Basta't malalim lang yung pananampalataya nyo sa Diyos, na alam nyo ang Diyos ang magsasalba sa inyo, na alam mo na ang Diyos ang magliligtas sa iyo, ano man ang problema. Wala ka na nga ang pera, wala ka pang pananampalataya sa Diyos. Hindi po ba mas masamang buhay yun? Kahit na walang dalang pera o ari-arian ang mga alagad, ang mga disipulo, pero dala nila ang Panginoon dito sa puso nila. Nagtitiwala sila sa Diyos. Kaya naman, sa kanilang misyon, hindi sila pinabayaan. Sila'y nakakain, meron silang tinuluyan, sila'y nakaraos. Ganyan din ang paalaala sa atin. Tapos man tayo sa pera, kulang man ang budget, so huwag mong bibitawan ang salita ng Diyos. Basta huwag ka lang paghihinaan ng tiwala at pananampalataya sa Kanya.